Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Mileto. At tayo mula dito sa ating video reaction at sa ating news reaction. Na kung saan nandito tayo sa Send Noodles, subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, spy sa US Navy nahuli, impormasyon pinadala sa China, bistado mga kasinungalingan ng China sa West Philippine Sea. At yung play natin kung lalaman ito. Paglantad sa mga malisyosong pahayag ng China, pagsusuri sa kasinungalingan ng 10-dash line sa West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay patuloy na nababalot ng kontrobersya habang ang China ay matigas na dumidikit sa kanyang maigting na pahayag sa teritoryo kahit na ipinaliwanag na ng Permanent Court of Arbitration, PCA, noong 2016 ang kawalan ng legal na basehan ng kanilang siyam na gitnang linya. Kakaiba, nagpalawak pa ang China ng kanilang demarkasyon patungo sa sampung gitnang linya na nagpapatibay ng kanilang soberenya sa halos 90% ng rehiyon. Isa to sa talagang prinotesta o talagang hindi katanggap-tanggap na akbang o tugon ng mga Chekwang to o ng China nga dito nga no, sa West Philippine Sea. Dahil kung titignan nyo kung gaano kalawak yung sakop ng 10-dash line ng mga dipungan na dipunggol ng mga Chekwang to, talagang napakalaki ng sakop. At talagang halos sa kainin na ang buong karagatan ng West Philippine Sea nga. Na kung saan dito nga itila nga ba hindi na akma o hindi na angkop yung ginagawa nga. Na natila nga ba pananakop ng mga Chekwang to ng China nga. Na ito nga ang nais nilang mangyari, yung makuha ang kabuuhan ng buong West Philippine Sea. Dahil lubos talagang kapakipakinabang nga sa kanila itong karagatan na to. Kaya ganun na lamang syempre yung pagkukumahog na makuha o natuluyan nga nila nga masaklot ang buong West Philippine Sea nga. Ganyan kagahaman at katuso itong mga dipungan na dipunggol ng mga Chekwang to. At yun, tuloy pa natin. Ang ganitong matapang na pag-angkin ng kontrol ay patuloy na nagdudulot ng pagkawala ng katatagan sa rehiyon, nagtataglay ng banta sa interes ng mga kalapit na bansa. Sa kabila ng pandaigdigang hindi pagsang-ayon sa legal, may determinasyong ipinaglalaban ng pamahalaang Chino ang kanilang tinatawag na di maikakailang soberenya sa dagat ng Timog China na mariing binabantaan ang iba pang mga bansa laban sa pagtatalaga sa kanilang teritoryo. Nakalulungkot na noong 2023, ang determinasyong ito ay naging salamin ng sunod-sunod na mga paratang ng China laban sa Pilipinas. Pinaratangan ito ng paglabag sa teritoryo ng China at maging pagturo ng mga paminsang aksyon sa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas sa mismong Pilipinas. Isa sa pinakamabigat na pangyayari ay ang pagtulak ng China ng sisi sa Pilipinas matapos ang matinding pagbangga ng kanilang mga barko sa mga barko ng Pilipinas sa Ayungin, Second Thomas, Shoal, isang lugar na tinatawag ng China bilang Renaijiao. Ang agresibong kilos na ito ay hindi lamang lumalabag sa pandaigdigang batas sa karagatan, kundi pati na rin ay hindi nagbibigay halaga sa soberanya ng Pilipinas sa kanyang sariling EEZ. Ang Pilipinas, kasama ng iba pang mga bansang kaanib sa Timog Silangang Asya, matagal nang kinokontest ang malawak na pangangalakal ng China sa West Philippine Sea na nagpapahayag na ang mga pahayag na ito ay hindi lamang legal na katanggap-tanggap kundi kasaysayan. Ang pasya ng PCA noong 2016 ay nagbigay diin sa kabulaanan ng demarkasyon ng China na nagpapahayag na wala itong batayan sa batas ng pandaigdig. Bukod dito, ang pagsuway ng China sa mga hatol ng pandaigdigang batas at ang patuloy nitong panggigipit sa mga kalapit na bansa ay sumisira sa mga diplomasyang pagsisikap na makamit ang mapayapang resolusyon sa rehiyon. Ang West Philippine Sea ay naging sentro ng tensyon sa heopolitika, kung saan ang agresibong pagmumukha ng China ay lumalala pa ang sitwasyon. Family Guard Disinfectant Concentrate Cleaner kills 99.9% of viruses and bacteria. Yes to life! Ang mga di pamimilitang kilos ng China, kabilang ang konstruksyon ng mga artipisyal na isla at militaristikong pasilidad sa mga pinag-aawayang tubig, ay nagdadala ng malubhang banta sa kalayaan ng paglalakbay at sa katatagan ng rehiyon. Ang patuloy na paglaki ng kanilang militar na presensya ay nagpapalakas pa ng pangamba ng mga kalapit na bansa at nagbibigay ng agam-agam sa pandaigdigang komunidad tungkol sa mga layunin ng China sa rehiyon sa mahabang panahon. Ang pangangailangan para sa isang batasang batay sa mga alituntunin na nakapaloob sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagsunod sa soberanya at teritorial na integridad ng lahat ng bansa.
Ang pagpapakita ng China ng pagmamalabis sa batas ng pandaigdigang batas ay hindi lamang sumisira sa otoridad ng itinatag na mga legal na balangkas kundi pati na rin ay nagbubunga ng panganib sa kapayapaan at seguridad ng West Philippine Sea. Sa harap ng hindi nagbabagong pangangalakip ng China sa kanyang hindi lehitimong teritorial na pananagutan, mahalaga ang pinagsamang pagsisikap ng pandaigdigang komunidad upang pangalagaan ang mga alituntunin ng pandaigdigang batas at itaguyod ang mga karapatan ng lahat ng bansa sa West Philippine Sea. Ang mga pambansang usapin at diplomasyang pagsusulong ay nananatiling mahalaga sa pagsulat ng mga hidwaan, sa pagpapalakas ng tiwala, at sa pagpapalakas ng katatagan sa rehiyon. Sa bandang huli, ang paglutas ng hidwaan sa West Philippine Sea ay nangangailangan ng kolektibong pangako na igalang ang batas ng pandaigdigang batas at itaguyod ang mga karapatan ng lahat ng bansa sa pagtataguyod ng isang kapaligiran na makakatulong sa mapayapang pakikipag-ugnayan at regional na kaunlaran. Ang pagsunod ng China sa mga itinatag na balangkas ng batas at ang kanilang kooperasyon sa pagresolba ng mga hidwaan sa pamamagitan ng diplomasya ay mahalaga para sa katatagan at seguridad ng West Philippine Sea. Samantala, isang opisyal ng US Navy na hatulan sa pag-espya sa mga aktibidad at nagbibigay impormasyon sa China. Isang opisyal ng United States Navy na si Wenheng Zhao ay hinatulan ng mahigit na 2 taon sa bilangguan matapos amining ipinasa ang sensitibong impormasyon sa militar patungo sa China kapalit ng mga lagay. Si Zhao, isang 26 anyos na petty officer na naka-assign sa isang base ng California Naval, ay nagkasala noong Oktubre sa pagsusumit ng datos sa mga operatiba ng Chinese intelligence. Mula 2021 hanggang 2023, ipinasa ni Zhao ang mga detalye tungkol sa mga ehersisyong militar, mga utos sa operasyon. Buti na lamang mga kabalita natin na nasa wata yung gantong hakbang, no, na tila nga ba talagang nagpapasa ng impormasyon dito sa mga checkpoint to dito nga sa China. Napakahalagang hakbang, no, ngayon dito sa US na kung saan itong tila nga ba pagtatraidor na talagang makakuha ng impormasyon itong mga checkpoint to itong China nga. Kung saan kalakip at kapalit nga ng pera tila nga dito nasawat at nahuli nga. Kung saan nahuli nga na nga talagang hukbo ng US ito nga. Na tila nga ba ginagawa ng isang nakatalaga nga dito no sa US na kung saan talaga nga nagbibigay ng mga impormasyon dito nga sa China at mabuti na lamang at talagang napipigilan yung gantong hakbang at talagang maaari na talagang yung US talagang mautakan ng mga checkpoint to ng China dahil nga sa pagbibigay ng mga impormasyon mula nga rito sa kanilang hakbang o galaw nga ng US, no, mga kabalita natin. At yun, tuloy pa natin. At critical na infrastruktura sa Chinese intelligence. Partikular na ibinunyag niya ang impormasyon tungkol sa malalaking pag-iensayo ng US Navy sa rehiyon ng Indo-Pacific at ibinahagi ang mga electrical na diagrama at plano para sa isang radar system na matatagpuan sa US base sa isla ng Okinawa, Japan. Ang base ng US Navy sa Okinawa ay may malaking kahalagahan para sa mga operasyon ng Amerika sa Asia, lalo na't ito ang sentro ng seguridad na tinatawag na Indo-Pacific. Sa mga nakaraang taon, mas pinaigting ng US ang pagsisikap na palakasin ang mga alyansa bilang tugon sa pataas na militarisasyon ng China, na nagresulta sa pagsasagawa ng mas maraming joint naval exercises kasama ang mga kaalyado sa rehiyon. Bagamat ginawa ni Zhao ang kanyang mga aksyon, hindi nagbigay ng anumang indikasyon ang mga otoridad ng US na may pagkakompromiso ng impormasyon tungkol sa mga pag-ensayo sa karagatan ng ibang bansa. May seguridad clearance si Zhao at kanyang lihim na pinasok ang mga pinagbabawalang militar na istasyon upang kolektahin at dokumentuhin ang mga classified na datos. Ginamit niya ang sopistikadong mga encrypted communication para ipasa ang impormasyon sa China. Pinuksa rin niya ang ebidensya at tinago ang kanyang ugnayan sa isang Chinese pay. Sa pagtanggap ng hindi bababa sa 14 na hiwalay na lagay na umaabot sa halos $14,866 mula Agosto 2021 hanggang Mayo 2023, nagtaksil si Zhao, isang naturalized US citizen mula sa China, sa kanyang pangako at pinasok ang pambansang seguridad. Grabe mga kabalita natin, no? Isang lahing kekwa din, no, na kung saan talagang patuloy, no, na nakipag-ugnayan dito nga sa kanilang bansa nga o dito nga sa mga bansang o dito nga sa bansa ng China na kung saan upang ibenta yung mga impormasyon at talagang magkamal din ng salapi. Ganyan talaga katuso, no, itong dugong chekwa nga mga kabalita natin na kung saan ito
yung nangyayari. Natila nga ba yung mga impormasyon na walang takot ibinigay dito nga sa mga checkwang to at walang takot na kinuha ito syempre dito nga sa hukbo ng US nga. At tuluyan nga itong napigilan at nasawata nga dahil tila nga ba malaking bahagi ang mawawala dito sa US kung sakasakali nga tuluyang nalikom at nakuha lahat ng impormasyon na talagang itutugon no laban dito sa mga tila nga ba hakbang ng mga checkwang to ng China. Itong mga checkwang to, itong China ay talagang gumagawa rin ng paraan no upang talagang makatiktik at makakuha ng impormasyon dito sa US. Ito ngayon ang tila nga ba nagiging labanan, yung espiya no, na nangyayari no, sa kanya-kanyang panig nga mga kabalita natin. At yun, tuloy ba natin? Nahuli siya noong Agosto ng nakaraang taon at inamin ang mga alegasyon ng pag-iispiya noong Oktubre na nagresulta sa 27 buwan na sentensya mula sa isang korte sa California. Walang ulat na nakuha mula kay Zhao at hindi rin ibinunyag ng mga otoridad ang mga motibasyon sa likod ng kanyang pagtataksil maliban sa mga pananalapi. Dinalaan ni Assistant Attorney General Matthew Olsen na aktibong nangangalap ng clearance holders ang China sa loob ng militar, pinapalapit sa kanila sa pamamagitan ng pera para magbigay ng sensitibong impormasyon ng pamahalaan. Muling pinatindi ni Olsen ang kanyang pangamba na sinabi na pinasuko ni Zhao ang kanyang bansa at inilagay sa panganib ang mga miyembro ng US military. Pinatindi rin niya ang pangako ng mga otoridad ng US na labanan ang mga pagsisikap ng pamahalaan ng China na sirain ang seguridad ng bansa. Sa ibang pangyayari, nahuli rin noong nakaraang taon si Jin Chaowei, isang naturalized US citizen na 22 taong gulang at isa pang miyembro ng Navy, sa mga alegasyon ng pag-espiya. Sinasabing nagkasabwat si Wei sa pagpapadala ng impormasyong pangangalaga sa pambansang depensa sa isang Chinese agent. Ipinahayag ni Wei ang maraming dokumento, litrato, at video na naglalarawan ng operasyon ng mga barko at kanilang mga sistema sa China. Hindi malinaw kung parehong Chinese agent ang itinuturo na nakipag-ugnayan sa dalawang lalaki. Sinabi ng embahada ng China sa Washington na hindi nila alam ang mga detalye ng kaso ni Zhao. Itinuro nila ang gobyerno at media ng US na pinalalaki ang mga kaso ng espionage. Marami sa mga ito, ayon sa kanila, ay batay sa walang batayang mga alegasyon. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng patuloy na banta ng dayuhang espionase sa mga miyembro ng US military at ng mga kinakailangang pagsisikap upang pangalagaan ang mga classified na impormasyon laban sa kalaban tulad ng China, na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging maingat at ng mga hakbang sa seguridad sa loob ng sandatahang lakas. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang aking video, pakiclick ang like and share button at kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-click mo na rin ang subscribe button at ang ating notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload. At yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol mga pahayag at balita dyan na kung saan. Ito nga patungkol nga sa mga checkwang to, yung nga patuloy nilang ginigiit na dashline nila no, na kung saan ay talagang umaabot na, na kung saan umaabot nga ng 10 dashline. Na halos ay kunin ang buong West Philippine Sea. Na tila nga ba ito ang hindi nagugustuhan ng maraming bansa na sinasaklawan ng 10-line umano ng mga checkwang to ng China. Kabilang na ang Pilipinas na patuloy nga kinukundina. Yung patuloy na pagsakop at pagkuha nga ng ating mga teritoryo laban dito sa mga checkwang to dito nga sa China. Na kung saan tila nga ba ginigit ng mga checkwang to na kanila ang buong West Philippine Sea dahil gustong gusto nilang mapakinabangan ang anumang nga nilalaman o kung anuman na nga meron na papakinabangan ng mga checkwang to dito nga no, sa karagatang tila nga ba inais ng kubkubin na ginawa nila ng sariling mapa nila. Mga dipungan na dipunggol talaga yung galaw at takbang nito no, na kung saan ay talagang dapat lamang no, na kundinahin na talagang sumunod nga sa batas ng karagatan itong mga checkwang to, itong China, na hindi nga na angkop yung ginagawa nila nga pananakop o pangunguha nga ng teritoryo dito nga no, sa sarili nating soberanya, kagaya na lamang itong ginagawa nilang mga dashline umano ng mga dipungal na to. Na kung saan nga mga kabalita natin ay dito nga talagang pinapakita lamang na dapat sundin ang batas ng karagatan itong mga checkwang to nitong China. Kahit paulit-ulit nila itong nilalabag, paulit-ulit naman nating pinapakita at talagang pinaparating sa mga checkwang to na meron ngang batas dito na nakatalaga. At talagang itong batas na to na meron tayong naipanalo laban sa kanila na hindi nila tanggap hanggang sa ngayon no, mga kabalita natin. Ganyang katuso at ganyan na kadipungal
yung galawan itong mga Chekwang to nitong China nga. At dito pa nga mga kabalita natin, yung tila nga ba nag-iispiya sa US upang magbigay nga ng mga impormasyon, no, laban sa kanila na kung saan ay nahuli nga at talagang patuloy, no, na sinasawata ng US yung mga tila nga ba taksil, no, sa kanilang bansa. At itong tila nga ba isa sa may mga dugong Chekwang nga, ang isa sa nakikipagsabuatan umano dito nga, no, sa mga Chekwang to dito nga sa China upang manlikom at talagang makuha yung mga impormasyon na pwedeng makatulong sa mga Chekwang to dito nga sa China upang tugunan kung sakasakaling magkaroon ng hindi magandang pagitan, no, talagang labanan dito, no, sa West Philippine Sea, na kung sana ito yung mga galaw ng mga Chekwang to, patuloy nga yung impormasyon na talagang kinukuha nila dito nga sa mga nagtataksil o tila nga ba binibenta yung bansang Amerika dito nga sa mga Chekwang to dito nga sa China, na kung saan ay lubusang ang sinasawata ito at talagang pinipigilan bago patuluyang talagang magkaroon ng hindi magandang tugon itong mga Chekwang to, itong China. Lalo pat maraming impormasyon na talagang ibinibenta at talagang nakukuha itong mga Chekwang to sa kanilang mga taktika o hakbang o galaw nga na maaari nga makatulong sa kanila upang labanan itong US sa kung ano't ano pa man na mangyari nga, lalong-lalo na sa mga tila nga ba nangyayari ngayon dito nga, no, sa West Philippine Sea at sa mga bansang tila nga ba kasaklaw itong mga Chekwang to, itong China, magkaroon ng panlaban o magkaroon nga ng mga impormasyon upang tugunan at labanan ng Amerika, na kung saan ito yung galawan ngayon ng mga Chekwang to o ng China upang makagulang na naman na talagang makaisa itong mga Hudas sa tuso nga mga Chekwang to o itong China nga dito nga, no, sa ginagawa nilang hakbang laban din sa Amerika, no, mga kabalita natin. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan, at kayo na lang bahala magkomento sa iba ba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Send Noodle. Subscribe ka dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, ito muli ang inyong WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.